Habang nasa isang pandaigdigang pagtitipon ng mga Kristiyano ang isang Katolikong pari, nilapitan siya ng ambassador ng Japan. Kinumpirma muna ng ambassador sa pari kung Katolikong pari ba ito at kung na-assign na ito sa Japan. Pagkatapos, sinabi niya sa pari, "Kasalanan niyo kung bakit merong mga digmaan." Nagulat ang pari. Tinanong niya ang ambassador kung anong ibig nitong sabihin. "Mr. Ambassador, bakit kaming sinisisi niyo?" tanong ng pari. "Dahil may nabasa ako tungkol doon," sagot ng ambassador. "Pinuntahan kayo ng mahal na birhen sa Fatima, hindi ba? Yun ang paniniwala niyo? Sinabi sa inyo ng mahal na birhen kung anong dapat gawin para masiguro ang kapayapaan sa buong mundo. Kaya lang, walang kapayapaan sa mundo. Ibig sabihin nun, kayong mga Katoliko, hindi nyo ginawa kung anong dapat nyong gawin." Inamin ng pari na tama ang ambassador. Pero sinubukan pa rin niyang mga tuwiran. "Hindi ba responsibilidad ng lahat ng kapayapaan?" "Hindi, dahil kayong mga Katoliko ang pinuntahan ng mahal na birhen," mariing sinabi ng ambassador. "Hindi siya lumapit sa mga Buddhist, hindi rin sa mga Hindu. Lumapit siya sa inyo, kaya responsibilidad niyo yon." Kumpara sa karamihan ng mga Katoliko, mas may pananampalataya pa ang ambassador. Pero tama siya. Totoong nagpakita ang ating mahal na ina sa Fatima at humiling ng ilang tiyak na bagay. Kung nakinig lamang tayo sa kanya at sinunod ang mga hangarin niya, meron na sanang kapayapaan sa mundo. Narito ang mga dakilang hangarin ng ating mahal na ina. Una, magdasal ng rosaryo araw-araw para sa kapayapaan ng mundo at para sa paglaan sa Russia sa kalinis-linisang puso ni Maria. Pangalawa, ilaan ng bawat isa sa atin ang ating mga sarili sa kalinis-linisang puso ni Maria. Pangatlo, gawin natin ang mga pang-araw-araw na gawain ng may pagmamahal at ialay ang mga ito sa Panginoon. Pang-apat, pagbabayad puri sa mga kasalanan laban sa kanyang kalinis-linisang puso sa pamamagitan ng pagsunod sa unang limang Sabado ng bawat buwan. Bakit kailangang unang limang Sabado ng bawat buwan? Ipinaliwanag ito ni Jesus kay Sister Lucia noong 29 hanggat 30 ng Mayo taong 1930. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, simple lamang ang dahilan. May limang uri na kasalanan at kalapastanganan laban sa kalinis-linisang puso ni Maria. Una, mga kalapastanganan laban sa kalinis-linisang paglilihi o Immaculate Conception. Pangalawa, mga kalapastanganan laban sa kanyang walang hanggang pagkabirhen. Pangatlo, mga kalapastanganan laban sa kanyang pagiging banal na ina at hindi pagtanggap sa kanya bilang ina ng sangkatauhan. Pangapat, hayagang pagtatanim sa puso ng mga kabataan ang kawalang malasakit, kawalang galang at pagkamuhi laban sa mahal na ina. Panglima, harap-harap ang pagtuligsa sa mahal na ina sa kanyang mga sagradong imahe." Sinabi pa ni Jesus, "Narito, minamahal kong anak, ang dahilan ng kalinis-linisang puso ni Maria upang hilingin sa akin itong mumunting gawain ng pagbabayad sala. At alang-alang sa kanya, maantig ang aking awa at patawarin ang mga sawimpalad na kaluluwang ito na nakapanakit sa kanya. Para sa iyo, hilingin mo ng walang humpay sa iyong mga dasal at sakripisyo ang aking awa para sa mga kaawa-awang kaluluwang ito. Ang apat na haligi ng unang limang Sabado. Una, 15 minutong pagninilay. Makibahagi at samahan ang ating mahal na ina sa kanyang pag-iisa sa pamamagitan ng 15 minutong pagninilay. Pangalawa, rosaryo.
pagdarasal ng Santo Rosario at pagninilay sa mga misteryo nito. Pangatlo, kumpisal. Espiritual na pangungumpisal ng ating mga kasalanan kay Jesus ng may malalim at tapat na pagsisisi at mga ngakong tatanggap ng sakramento ng kumpisal sa lalong madaling panahon. Pang-apat, Eucharistia. Ang pagtanggap ng banal na komunyon bilang pagbabayad sala sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ialay natin ang mga ito upang mapagkaisa ang ating mga pamilya sa pagmamahal, grasya at awa ng ating Panginoon at makalaya tayo sa espiritu ng kamunduhan.